Hello, hello, mga ka-electronics. Welcome back. Ito na, binuksan na natin yung Panasonic EV control receiver. Model SA, it's E75. So, pinlog in natin, guys. Troubleshoot tayo. Power on. Wala, guys. Dead siya. No? Pero maganda pa yung loob niya, guys, no? Malinis pa. Ang amplifier niya is puro siya na sticky na original Panasonic yan. Yung mga ganong klaseng amplifier, no? Ganong klaseng itsura. Mga original na Panasonic yan, guys. So, i-troubleshoot natin dahil dead siya, guys, no? Wala siyang reaction pag i-power on. Naka-plug na yan. Okay? So, start tayo troubleshooting, guys. Okay? Start tayo ng troubleshooting. Alright. Okay. So, ito yung target natin, guys, is power supply, no? Power supply section dito. Kasi dead siya. So, wala siyang display, wala siyang lahat. Wala siyang power. Hindi rin siya umiilaw sa harap, no? Pag i-on natin, parang wala lang. So, focus natin, guys, dito sa power supply section, no? So, umpisa natin, guys. Unplug muna natin. Unplug muna natin, guys, para sure tayo. Baka madido tayo. Ay. Okay. Unplug natin. Subukan natin baklasin yung transformer. Well, bago natin pala, dapat systematic tayo, guys, no? Bago natin tanggalin yung transformer, check muna tayo guys, ng short circuit at saka voltage, kung saan nawala yung voltage, okay? So, ito yung bago nating mamurahin na tester, mid-in not chai, nakita nyo yan, mid-in not chai yan, guys, no? So, pero kahit mamurahin lang yan, importante, meron tayong tester, hindi naman kailangan mahal, right? Kasi nasunog yung, ito, guys, nasunog, no? Nagkamali tayo ng paggamit. Okay? So, tao lang tayo, guys. Nagkakamali. Alright. Kaya, bumili tayo ng bagong natchay. Made in natchay. Okay? Now, check muna natin yung sa mga beginners to, guys. Ha? Mga beginners. Sa mga master. Ano na lang kayo dyan? Tabi-tabi na lang kayo dyan, mga master. Ay. Okay. Check natin kung baka may short circuit dito sa power supply or fuse kaya, no? Kasi wala siya power. Check natin dito, fuse, guys. Okay, meron. Nakita nyo, nagde-deflect yung tester natin. Meron fuse yun. Ito. Another fuse. Meron din, guys. Okay. So, dito, wala bang mga resist? Oh, dito, may fuse pa pala dito, dalawa, guys, sa ilalim ng board ng nasa taas ng transformer. Check natin. Meron din, guys. Meron din. Isang fuse. Meron din. So, walang pumutok na fuse, guys, no?
So, ano pa? Then. Okay, so kailangan na natin na baliktarin yung transformer. Ito guys, kasi may yung board dito sa ilalim. Ito. Check natin dito. Andito yung mga connection ng supply, no? So, mayroong relay din dyan. Subukan natin dyan, guys. So, tanggalin natin. Ito. Oops, may umuubo-ubo dyan, guys. Sige lang. Ano lang yung mga umuubo-ubo. Tuloy-tuloy lang tayo dito sa troubleshooting natin. Yan. Alright. Tanggalin natin itong mga bolt dito. Mga screw. Okay. Ito, tanggalin natin. Para ma tingnan natin yung sa board, no? Daming bolt nito. Okay. Natin. Transformer. Bigat-bigat ang transformer, guys. Baliktarin natin. Oh. May fuse pa pala dito isa. Daming fuse nito, guys. Patong natin dito sa heat sink. Then tester natin 'tong isang fuse dito. Mayroon din siya, guys. Okay din siya. Okay lahat ng fuse dito, guys. Walang bumigay na fuse dito, guys. So, dito tayo sa ilalim na board, guys. Ito. Ito. And dito, mayroon pa siya maliit na transformer na standby. Para sa standby yan, eh, no? Okay? So, tatanggalin natin, guys. Dapat siyempre makita natin yan dyan. Okay. Okay na guys, ito na. Titingnan natin anong problema dito, guys. Ito yung standby pa ano niya, supply, no? Ito pag plug in. Ito kasi nakapasok dito yung AC cord niya, yung 110 or 220 volts na AC. Then mayroon siyang relay dito. Ito yung nagpapa-trigger ng relay. Okay, para umandar itong malaking transformer, no? Ito. So itong maliit na transformer, ito yung standby niya pag plug in. Kung hindi naka-unplug, no, yung unit, ito palagi ito may supply. Ito, itong maliit na transformer. Ito yung connection niya papunta dito sa standby niya kasi yan pag switch on. So iti-trigger niya tong ano, tong relay, no? So mag-activate na ngayon itong transformer. Kasi dito naka-connect itong transformer, guys. Ito, guys, oh. Itong terminal, ito dalawang pin, no? So dito naka ano yan, nakapasok yan diyan. So
So, pag-trigger ng ito, standby, pag-trigger ng relay, so, ma-activate ito. So, yan, magsusupply na sa buong system. So, since patay sa guys, dito natin unahin i-check, no? Check tayo na mga posible open or short kaya, no? Pero walang bumigay na ano guys na fuse. Ito double check natin tong fuse na to. Okay, meron din, meron siyang deflection. So ibig sabihin, good. Ito another fuse. Meron din siyang deflection, guys. So, kung i-plug in natin to guys, subukan natin guys. Sana hindi tayo makuryente. Okay. Plug in natin. Dapat yung relay, mag-activate yung relay, no? Okay. So, kailangan natin ng patong. Ah, guys. Ito na. Yan, yan. Ganda. So, pag nag-troubleshoot kayo guys, no? Be sure na walang magdikit, no? Pag nagsubukan yung i-plug in or gusto nyong i-plug in yung unit, no, dapat walang naka-connect sa chassis, no, ng unit or else baka magkaroon ng short circuit. Okay? So yan na guys, plug na natin. Subukan natin i-plug guys. Okay, plug natin. Ayan, na-plug na guys. Then mag-check, voltage checking tayo. Okay. Power natin, wala talaga siya, hindi talaga siya, ang relay hindi talaga pumipitik. Now, check tayo ng AC voltage kung saan siya nawawala. As pati itong transformer. So, 250 volts yung range natin sa tester natin. Yan. Okay, yan. Okay. So, naka-plug na to guys, naka-plug na. Check natin to 20 volts. Ah, 110 dito. 110 kasi dito guys. Ano? Meron guys, merong 110 volts. Yan. 110, 120 volts. So, yung transformer na sinasabi ko. Ano yun? Ito. Ito siya. Check natin kung may pumapasok niyan guys. Sa primary. Wala guys kasi nga hindi pumipitik yung relay, no? Nabaliktad dito pala yung primary sa kabilang side guys. Ito. Kabilang side natin. Wala. Okay. Wala rin. Ano ba nawawala ang ano nito? 220. Ah, 110. Tapos. Dapat. May fuse pa siya dito. Okay. One ten. Ah, okay.
pala. Saan yun? Ito pala dito, guys. Wala rin. Saan nawawala ang... Ay, dito. Hindi ko lang na ano na maayos. Ito, guys, may supply yung maliit na transformer, no? 120 volts. So, tingnan natin kung may output siya. May output siya, guys. Babaan natin kasi alam ko, low voltage lang yan. So, 50 volts yung range natin. Okay, may output siya na. May output siya na 10 volts, no? Sa tester natin, 10 volts. Subukan natin sa isa nating tester kasi made in Natchai kasi yan. So, subukan natin itong isa. Easy. Itong flock natin, medyo nagsasabi ng totoo. Ito, guys. Yung flock. Yun. Okay. So, naka-rin sa AC, guys. Check natin yung output ng maliit na transformer kung ilang volts. Kasi may pumapasok. 11.26 volts. No? So, 11.26 volts. Dito sa tester natin na Medina na Chai is... 11 din siguro yan, mga 10.5, kasi hindi naman eto mahirap kasi dito sa ganitong tester, guys, sa analog. Tantya, sa, minsan mag-i-estimate ka ng pag i-interpret dito sa scale dahil minsan parang nasa gitna or minsan parang tumapat naman sa maliit na guhit. So mayroong mga ano talaga dito, may mga error talaga na hindi mo maiwasan yung pagbasa mo na hindi mo mabasa yung tamang reading, no? Okay? Well, anyway, dito sa digital natin is 11.28 volts. So check natin kasi may rectifier din siya dito, guys, no? Naka-plug to, guys, ha. May bridge rectifier din siya dito na maliliit na diode. So para dito sa maliit na trust sa standby niya, tingnan natin kung tumagos diyan yung output. Kasi easy pa yung chine-check natin direct sa output ng transformer. Gamitin natin tong tester natin na digital para sigurado tayo. Kasi voltage checking, guys, okay tong digital, no? Pero ako kasi nasanay ako pag sa mga continuity or short circuit, no? Checking the short or open, mas sanay ako dito sa analog. Okay? Mas familiar ako dito. Pero kung voltage checking, siyempre, mas madali dito sa digital. Alright? Now, check natin. Yun na makita ang ano natin, no? Meter natin. Diyan. Yan. Okay, voltage checking tayo. Naka DC na yan, guys. Check natin dito sa output na rectifier. Mayroon din siyang filter dito. Ito, may capacitor din siya dito, filter. So, check natin. Diyan lang tayo kung may output. Meron ba? Siya output. Uy. Yeah, 10 volts.
Ay, ubo. 10 volts. 12. 13.21 volts. Okay, 13.21 volts yung DC out ng transformer. Then tingnan natin, check na natin ang mga resistor dito na pwedeng yung mga pwedeng mag-open, no? Usually dito sa power supply may mga fusible dito. I-unplug muna natin kasi mag resistance reading tayo para sigurado, kasi madisgrasya na naman yung tester natin. Yan yung nangyari sa una nating tester na analog. Okay, so pag resistance na guys, mas gusto ko na dito guys sa analog, no? Pag mag-check na ako ng mga continuity or open or short, mas gusto ko na dito sa analog guys. Mas convenient na sa akin to. Okay, hanapin natin yung resistor dito na usually mga fusible. Well, actually mayroon dito guys isa. Ito nakatayo, nakita nyo nakatayo. Nakatayo na pura parang kulay green. Ano ba anong value nito? Kailangan natin ng alalay guys kasi malabo na 'yung. Actually ang color niya is red black gold. So red black gold is 22 ohms, no? 22 ohms yan guys ang red black gold, plus and minus 5%. So 22 ohms kasi ang black na multiplier is times 1 yan. So kumbaga as is lang yung two colors, the first and second digit, no, ng resistor. So 22 ohms siya, 1/4 watt yan, siguro 1/4 lang, 1/4 watt. So check natin yung resistance guys. I-check muna natin kung 22 dapat dito sa times 1 mayroon siyang reading guys, no? Sana yan. Ito yung paa niya. Okay guys. Parang wala siya guys. Walang continuity. Wala. Subukan natin itaas sa times 10. Check natin meter. Okay. Check natin yung paa ng resistor na yun. Wala talaga siya guys. So 98-99% open siya guys. No? So, subukan natin tanggalin. It's double check natin uli. Alright? Tatatake na lang natin dito, guys. Initin natin sa taas. Hindi natin kailangan gamitan pa ng soldering, desoldering tool. Initin lang natin dito. Tapos, tatakin sa baba. Dalin muna natin itong mali. Storbo. Okay. Guys. So, ito na guys, no? Naano na natin. Na-pull out na natin. Ito siya. Okay. Color niya is red black. Okay, red black gold. So, ilang ohms yan, guys? Red black gold. That's 22 ohms, right? So, i-double check natin. Gamitan natin ng multi-tester natin. Ah, ito. Pag resistance naman, okay rin yung digital guys, no? Para diretso na rin. So, punta tayo sa digital, sa resistance range. Okay.
okay, meron siyang value. Ilan ba yan? Oh, check na wala. Saan na yun? Pumitik. Tumalsik. Ah, saan na kaya yun? Tumalsik guys, tumalsik. Nawala guys, hayaan na natin, tumalsik. So, palitan na natin. Alam naman natin yung color nun. Red, red, black. So, hanap tayo ng red, red, black or 22 ohms yun, ha? Dito tayo sa mga stocks natin ng resistor. Yan. Ito isang box. 22 ohms. Wala dito guys. 15 meron. 330, 120. Wala. Sa next box natin guys. Meron tayong 100, mayroong 2.2, mayroong 1.5, 2.2 ohms. So, wala tayong 22 ohms dito, guys. Ay! Dito. Okay. Ayun o. Kapasitor man siguro yan. Oh, kapasitor yan, guys. So, wala dyan, wala. Dito tayo sa isa. Marami tayong stocks na resistors guys, iba-iba value. So dito mayroon tayong 82 ohms, 10 ohms, 47 ohms, 39 ohms. Okay guys, mayroon tayong 22 guys, nakita nyo? 22 ohms. Okay. So kuha tayo ng isa guys, 22 ohms. Pero pag wala tayong example, no? Yung mga ganong klaseng resistor na hindi naman siya voltage divider o hindi naman siya bias, fusible lang siya for sure, fusible lang yun pag ganong value, no? Nakita ko naman ang connection niya is papunta sa relay. Yan, papunta sa ano ng relay, sa coil ng relay, no? Relay. So, meaning protection lang siya, guys. Fusible resistor siya. So, kung wala ka talagang ganito, pwede 10 ohms. Pwede na yan. 10 ohms. Or di kaya, 39 ohms. 47 ohms. Wag lang palaki ng masyadong malayo, ha? Pero 47 ohms, kasi kung taasan mo yan, guys, siyempre, magdadrop yan ng voltage. Baka hindi niya na kayang i-activate yung relay, no? I-supplyan ng yung coil ng relay. So 47 volts siguro hindi pa ganun kala, parang times 2 sa value niya. Kaya niya pa siguro ipitik yan, or 39, 10 ohms, no? Kung gusto mo, dalawang 10 ohms. Okay, but meron tayong eksaktong 22, guys. So gamitin natin eksakto. All right? Yan. 22 ohms. Guys, 22 ohms. And guys, oh, 22 ohms guys, ha. Red, red, black, gold. Okay? So, kaya natin ang isa. And guys, red, red, black, gold. Okay? So, kung natin kabit. Alright. Tanggalin natin yung solder para mapasok natin siya ng insakto. Yung paa niya.
Sus, tajin. Hirap yung walang tagahawak, guys. Huh? Mali pala yung nabuntasan ko. Solder natin yung mali. Jumper pala yung natanggal ako ng solder. Okay. So, lagay na natin to, guys, itong resistor natin na bago na 22 ohms. Ito, guys. Okay. Sundan na natin. Okay. Parang sumubra yung paa, guys. Putla natin konti. Okay. Alright, guys. Andiyan na. So, pwede man yan, huwag mo natin ikabit ang transformer na malaki. Ito lang muna. Subukan natin kung anong action yan, ha. Okay, yan lang muna. Yan muna, guys. Then, gabit natin yung... Kung pipitik na yung... Pumitik na yung relay, guys. Ibig sabihin, kaya na yung supply yung malaking transformer. Okay? May standby na siya, no? Subukan natin. Plug natin, guys, ha. Yan na, guys, parang tumunog na yung relay, no? Yan na. Aray nyo, lumalagatik na yung relay. Okay, unplug natin, guys. Subukan natin ikabit. Okay. Sana ito lang yung problema, no? Sana ito lang. So, natin yan. So, ibaba natin ito. Kasi, itusok natin dito sa pin niya. Ito. Hindi. Ayan. Ayan na, guys. Plaster na. Then, imobolt natin para siguradong hindi siya gagalaw. Ang gagalaw ay siyang taya. At may mahaba ito. Galing to, guys. Anyway, saka na lang muna natin ibubolt, no? Testing muna natin, baka mayroon pa eh magtanggal naman tayo ulit ng bolt, no? So yan na, basta na-connect na natin yung transformer. Yan. Okay. So, buka natin i-power. I-plug natin. Okay. Then,
tayo guys. Okay. Naka-plug na yan guys. Naka-plug na. Moment of truth tayo. Part turn on natin. Wala. Ay! My goodness. Hindi pa pala na nasaksak to guys. Ay nako. Excited. Unplug muna natin dito guys para safety tayo. Mahirap na. Baka magsisi tayo. Okay. Plug muna natin dito. Okay. Okay na. Plug natin ulit guys. Okay. Okay. Moment of truth. O yan. Pumitik na guys. Oh my goodness. Mayroon ng power guys. Mayroon na. Subukan natin kabitan ng speaker. Subukan natin kabitan ng speaker natin na maliit lang guys kasi bawal dito yung sobrang lakas guys. Ha? Huwag lang pang testing lang tayo dito. Magagalit yung mga kapitbahay dito guys. Strict is it. Oy! So, ito. Saan na yung tuning? Tuning ito? Ito. Ninety-eight. Walang antena. Lagyan natin ng antena. Ito ang antena ito. Okay. Yes, lagyan natin ng maliit na. Kahit maliit lang na antena. Ito. Oh, yan na guys. Mayroon na ito na guys. Mayroon na. Ayan na guys. Yan na. Okay na siya guys. Na? Okay na siya. So, ang next natin dito guys is lagyan natin to ng Bluetooth, no? Mayroon ako, mayroon pa akong gudro. Tatadang. Mayroong natira pang isang Bluetooth guys, no? Iko-connect natin dito mamaya sa next video natin guys, ha? Wait for that next video, alright? Then kung sino may gusto nito guys, comment lang. Paparapol ko to sa inyo. Pang ilan na to na amplifier natin guys? Pang apat na to guys. Tatlong GVC. Isa Panasonic. Okay. Baka mayroon pa tayo doon sa mga napulot natin. Tingnan ko lang mamaya. Ito, ilalagay natin sa loob na Bluetooth. Para may Bluetooth siya, astig. Alright guys, yun lang muna. For now, bye!